Mamaya guys, may pupuntahan tayong isang farm or dalawa dito sa Dalaget. Tapos hello guys, what's up? Magandang umaga po. Pangatlong araw na natin ngayon ito guys. Ngayon, dito sa Alcoy. Andito po tayo sa bahay ni Boss Earl Plando. Kagigising na namin mga kakugi. Kape muna. So kagabi guys, hindi namin na video na, pero may banding kami konti with the Kabaro team. Mang Canor, Michael, Kabaro Michael, saka yung iba pang mga kasamahan, mga vloggers dito sa Alcoy. Tapos nanood kami ng basketball league. Tapos may konting for the boys na inuman. Yun. Tapos ngayon, pauwi na kami papuntang syudad, sa bahay. Pero may dadaanan muna kami isang farm. I-try namin i-visit kung nandyan yung may-ari or yung caretaker dito sa Dalaget. Wala tayong masyadong na farm visit dito kahapon, Sunday, kasi yung mga farm owners at yung mga caretakers sumasali sila sa ano, Three Winds. So mali pala yung ano guys, yung magbibisit tayo ng Saturday and Sundays, kasi may mga derbies at saka may mga event sa mga arena, cockpit arena. So yun, antabayanan nyo mga kakugi itong pag-uwi namin, samahan nyo kami at saka sa gagawin naming farm visit, kung meron kaming madatnan, kung meron kaming mapuntahan ngayon. So guys, maraming salamat po sa panonood ninyo. Sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe naman guys. Saka paki-like yung mga videos natin pag nagustuhan nyo. So, salamat po! Ngayong araw na ito, may pupuntahan kaming isang farm, kami ni Boss Earl, sa Dalaget. Tapos, ito, napadaan kami sa Obong Spring. If you can remember last time, pumunta kami dito pero nahiya akong maligo kasi ang daming tao. Ngayon guys, hindi masyadong maraming tao. So, konti lang. Lunis kasi. So, ngayon guys, napag-isip-isip namin na subukan nating maligo para experience ba, kasi malayo-layo din tong ano guys, itong Dalaget. Subukan na lang din nating maligo dito sa spring, Obong Spring. Yan, so tingnan nyo guys, ang entrance pala dito guys, pagpasok mo, adult, yung mga adult is 10 pesos. Yan, yun lang babayaran mo. Tapos yung mga bata below 8 years old, walang bayad, free. Dong, tagayang motor dong, bayad parking sa motor. Tapos pag nagmumotor ka, ang parking fee is only 10 pesos din sa motor. So baba tayo guys para makapagligo dito sa Obong Spring. Kaigop, Alfred, ready na ka maligo? Ha? Alright, isa tong liguan napit, si Boss Earl guys, saka si yung mga anak niya, si Ryan at saka si Christoph, nauna na. Yan. So ito yung spring. Yan.
Yun. Ayan guys, oh. Doon tayo stay guys. So sa my shade na 'yon. So 'yun. So punta tayo doon guys. Ano, mangga? Pila mangga? 30 na. Kani, 30 ni? Palita. Tapak plus sa tarito na. Bili tayo mamaya ng mangga. Ano, ano? Ato kay. Wato'y bayad dito, do, boss? Wala na dito, boss. Kumun na, kumun. Tingnan nyo guys. Yung tubig. Boss. Spring man ni boss, tapang ni dire. Tapang siya pero kung umutaob mo musulod tubig. Ha, ah, so yun guys, guys. Ang labasan ng tubig guys, yan, dagat na. So yan, pag high tide, porsyon ng dagat papasok, tapos mag-aabot yung maalat na tubig at yung ano, hindi maalat. Ano ba idri? Kung pabayro ta ari ta drink ko do. No. So yan. Oh, si Christoph may dala lang timba. Dito tayo guys. Ay, yung shades kay Sulao. Wala yung lupaw? Wow, lamig! Sumot ay gaon din pala patay. Butanding. Hubas ni Ron. Tugna ubo so? Tugna ubo din natin. Lamig! Masara si Ron. Ang... ayaw taon. Lami guys. Guys, pag pupunta kayo ng South, tapos makadaan kayo sa Dalagit, subukan nyo dito sa Obong Spring for experience. Alfredo! Ari na. Basta basta spring water no kay Bugnaw no. Wala may hot spring dito. Dumagite. Ang Dumagite kay nambu sa bulkan no. Boss, maabot ang panahon, boss. Manglabang tag Dumagite manakay tag birds. No, anata sa bato. No. Sige. Nagpugong magaligo. Nga, musa, mutabo mo sa kangulo. Kaigop. Shout out, Kaigop. Shout out sa mama. Huwag itawagan. Shout out daw sa mama niya na walang pake. Hindi na daw siya kinumusta. Kawawang bata.
Kawawang bata. Alibo. Sige bos, sige bos. Sa problema mo ko daan. Okay bos. Bawal magpakalikog iro sa ato paraguana. Salamat. Tugno Fred. Smile. Shout out. Nah, shout out. Tagasan mo. Tagabugo. Oh, shout out sa Tagabugo. Shout out sa tanan Tagabugo. Hi. All right. Shout out Isabella, Ella, Pam. Mrs. Kakugi, shout out. Sarap dito. Punta tayo dito next month. One, two, three. One. 10 seconds. 10 seconds. Okay, na 10 seconds. Taas utong da, 10 seconds da. Ako, utong ko. Ayaw ka putihan ka na. Okay, 3. Ano at, ihap ha. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Fifteen seconds. Labaw 5. Labaw 5. Alright. Makasih lo tuh. Hah? Andito tayo ngayon sa Sulungon Tapon, Dalagit, Cebu. Andito tayo sa isang backyard game farm sa Uwisanon Game Farm. Guys, so tanong natin mamaya, kausapin natin dito ang caretaker. At kung makarating ang may-ari, di, kausapin na lang din natin, guys. So, yan, tabayanan nyo guys ang buong episode na ito. Ikot-ikutin natin ang farm.
guys, mga kakugi. Ito na ngayon. Nasa harapan na natin ang bossing, ang boss, ang may-ari ng Uwisanon Game Farm. Boss! Morning! Morning, afternoon! Yes! Guys, si Boss Noel. Boss, ano siya family name mo? Taklob. Taklob. Guys, si Boss Noel Taklob. So, yan. Pasalamat tayo kay Boss, guys, na kahit sa grabing busy sa araw na ito, pero pinagbigyan tayo. Boss Noel, baka gusto kang mag-greet dyan sa mga... Good afternoon sa fans ng Kakugi TV. Welcome to Uwisanon Farm. Dito tayo sa Munting Manukan na devastated pa rin sa Bagyo Godet. Yan. Pero recovering lang tayo, mga Kakugi. Yan. Boss, nabanggit mo kanina yung Bagyo Godet, boss. Nung nag... Sumalanta dito ang Bagyong Odette, boss. Kumusta naman yung mga itong farm, boss? Very very sad kami dito after the Bagyong Odette kasi merong malaking baha na pumasok sa farm. So I lost about 100 heads of corded 100 heads? Yeah. Corded stags, bull stags, weaners. Buti na lang lahat ng mga materials nasa breeding area na kasi breeding season. So that is the yun na lang yung sinasabi nila sir na kanang swertihan na lang yun nga na keep sila. So yan, recovering and kaawaan ng Diyos naman may mga 300 plus na chicks tayo ngayon. So okay pa rin. still fighting. Yun nga, boss. Guys, talagang malaking pinsala ang nagawa ni Odette. Akalain nyo, more than 100 heads. Grabe yun, boss, no? Talagang, hindi ka na-discourage, boss? No? Hindi naman. Kasi isa? That's part of raising. Like, kahit na crops or mga meron kami mga baboy dito, that's part of doing the business. Tama. That's part of your hobby. So that's part of the game actually. Yes. Isang malaking challenge sa atin 'yan. Challenge. Saka isang malaking pagsubok 'yan guys sa mga farmer na tulad namin ni Boss. Isang buhos lang. Grabe. Lahat ng pinaghirapan, Boss. Tama. Pero at least recovering guys. Okay. Kanina nakita natin, pinasyal natin kanina yung farm ni Boss. Isang portion lang 'yun sa nakita natin. Kasi guys, mayroon siyang tinuro kanina sa akin, si Boss Noel. Mayroon siyang kukunin, may isang area pa doon na ipa-clear lang niya pa, kasi marami pang mga doon, masukal pa. Tapos may mga nangatumba pa ng mga puno. Mga puno, saging. Yes, at saka may ano pa guys, may aftermath pa ng baha. Pero yung mga manok mo na dali, boss, sa baha yun, boss? Sa baha talaga. Talagang mataas yung tubig? Siguro mga lampas ng pipi. Lampas yun din, no? Lampas sa tipi? Oh. So yung mga manok talaga, namatay kasi nalunod? Nalunod talaga. Grabe right, talaga drowned. Guys. Yung iba guys, ibang farm na puntahan natin, ang mga casualties doon is natamaan ng mga puno na natumba. Puno. Dito sa baha. Drowned. Grabe, no? Masakit yan guys, na-feel yan. Kasi sa atin guys, doon sa Tayod, sa farm natin na maliit, apat yung nadali natin. Masakit nga, apat. How much more? 100. Grabe, pero... Yan, fighter na fighter. Basta sa bungiro, maginoo at saka fighter. Hindi madaling sumusuko. Yes, that's it. So, yung mga arki, yung isang area mo, boss, na gagamitin, boss, gaano kalaki yun, boss? Maliit lang, mga 500 square meters. 500, yan. Extension na yun para extension sa mga corded. Para yung mga bagong stag doon. Ah. Kasi dito na area, broodcocks, yung mga for conditioning. Fighting na, conditioning. Oh. Tapos doon naman, yung mga equip namin na mga, yung mga gusto namin patatandain. To 3 years, 4 years. Yan. So yun guys ito si Boss ngayon, talagang unti-unti na bumabangon. At saka, hindi lang bumabangon. Improvements. Kaya dito, itong bago naming sabungan. Yes, after the audit, ito, nakakonstruct ng bago. Tapos, in-improve na talaga. Mm-hmm. Hindi na madadali ni audit siguro ito.
baka nanay na ni Odette ang dala. Wag naman sana. At saka guys, sabi ni boss kanina, meron siyang mga 300 chicks na nandyan. Oh, ngayon. And continuous breeding kaya ngayon, boss. Continuous, sabi ng kuya ko, yung boss talaga namin, yung kuya ko, si Norman, na nasa States. Isang nurse yun, sir. No. Nurse yun, oh, yun. Nurse na nagsasabong. No, hindi mo alakalain. Layo sa kasi mostly sabongero. Mga seaman, no? Ganun. Yung nurse na sabongero yun. Nurse. So siya yun talaga yung boss namin. So siya yung naggawa ng breeding program. Yan, maganda. Kaya recovering, kaya ito. Yun nga. Boss, itong pagmamanok ba, anong taon kayo nag-umpisa? Itong pagmamanok. Maliit pa, sir. Maliit ka ba? Bata ba? Elementary siguro. Yung mga bloodline namin, Gibbons. Oh, bigay-bigay lang? Bigay-bigay. Gibbons ni Uncle, Gibbons ng kapitbahay. Yun nga, yung iba nga. Yeah, stolen pa yung iba. Kasi yung gaya kami ng ano, ng lit aga, sir. Oh. Doon sa kapitbahay namin. Yun. At maraming manok kapitbahay namin. Gawa kami ito. Yun, pag mabingwit namin, yun. Uwi na sa bahay. Kaya Gibbons. Guys, yung sinabi ni Boss na the Gibbons, mga bigay-bigay lang ba? Nag-umpisa sa Arkila, ganun, hingi-hingi sa mga kakilala, sa mga, especially, mag-umpisa yan sa mga tiyuhin natin. Iba yung manok na bloodline na Colonel Gibbons. Iba yun. Yun, maliit pa kami doon. Oo. Maliit pa, mga grade 4, grade 5, grade 6 yun. So, na talaga nasa dugo na nila ni boss, yung kanyang kuya, ang pagmamanok. Parang actually, talaga passion talaga. I was influenced by my brother. Ah, mas nauna 'yun. Mas nauna 'yun siya yung influence niya tapos naano sa akin. Napasa sa akin kasi kaming dalawa maglalaro eh. So, manghingi siya sa uncle ko ng manok, hingi din ako sa uncle ko. So, palakihin namin tapos may competition din kami. Yun ang ginagawa namin. Ang saya. Guys, yun ang hindi na-experience ni Kakugi. Yan ang hindi ko na-experience kasi lahat ng kapatid ko, puro babae. Pati anak ko, boss, dalawa. Puro babae. Pareho tayo, anak ko, puro babae. Ang gusto nila na chicken, yung sa Jollibee.